Muli, isang magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church based on the commentary work of Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito na kanyang pinagkaloob sa atin upang tayo makapag-aral ng kanyang salita. Check ko lang po mga kapatid yung network. Okay, my network seems to be slow today. Okay, muli po, welcome sa ating morning devotion. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na kanyang pinagkaloob sa atin. Okay, welcome Pastor Lem for Team CBC. Welcome. Later, see you at our prayer gathering. Pastor Lem will be leading our prayer gathering tonight. So, kita-kita po tayo mga kapatid. Okay, so tayo po ay magsimula sa panalangin at magpapatuloy tayo sa discussion question. These are all on the last part of Mark chapter 5. We are reflecting on these questions, referring to the passages of Mark chapter 5. Okay, so tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this time that we could look into some of the questions, reflective questions, discussion questions on Mark chapter 5. I pray, Lord, that you will guide us as we recall the passages of the scriptures, and that you will prepare us later as we have our prayer gathering tonight. I pray for your mercy and grace to your CBC families and friends. Be with us for the rest of the day. Bless our time together. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa atin. Tayo po ay nasa number 4 question na po. So ito po yung ating sasagutin ngayon. So we also acknowledge Sir Bobby and Sister Gina in us. Also the CBC team, Pasig team, led by Pastor Lem is also with us. So we thank the Lord for this time. So tayo po ay nasa number 4 question na. Bakit kailangan manatili ng sinapian ng demonyo? So, of course, alam natin yung layunin. May layunin ng Panginoon dito. If we look back at a couple of verses here. Okay. Okay, I'll be reading on verse 15. Ito po ang nangyari. Ito yung resulta ng ginawang pagpapalayas ng Panginoon sa mga demonyong ito mula sa lalaki patungo doon sa 2,000 baboy. So ito po ang nangyari. Lumapit, verse 15, lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na kaupuro o na may damit at matinong pag-isip. You see, ito yung resulta, no? So prior to this, wala siyang damit. Ngayon ay may damit na. Matinong pag-iisip. No? Talagang pag nasa Panginoon tayo, matinong pag-iisip. No?
No, kaya nga may kulto na nagsasabi, pag nagbasa daw ng Bible at hindi ka ministro, baka masiraan ka ng ulo. Hindi totoo yan, mga kapatid. The more you read the Bible, the more you know on the Lord Jesus Christ, the more you have communion with Him, the more wise that you will be. So yan po ang tamang approach dyan. Good morning po, Sir Bobby. Salamat po sa Panginoon at kayo po ay naka-tune in together with the Pastor Lem and Sister Tina with us. Ayan, matino ang pag-isip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon, the legion of demons, which is, if you will take it literally, 6,000 soldiers, one legion, no, of a Roman army. No, but I'm not so sure if it's really 6,000 demons, no? But assuming, no? Talaga napakadami niya, no? So meaning, laksa-laksang demonyo. Ang taong nagkaroon ng isang demonyo. At sila'y natakot. Talagang first time siguro na makita ito for so many years that there have been issues of demon possession on display. No, talaga nga naman, no? At sinabi sa kanila ng mga nakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng demonyo at sa mga baboy. At sila yung nagsimulang makiusap kay Jesus na lisan ng pok nila, no? So we already discussed this regarding the economic as well as the cultural perspective, the reasons behind why they need to request the Lord to go out of the place, no? So na-discuss na natin 'yan. Okay, ito po. Ito na yung ating ito na yung makikita natin na nasagot doon sa pang-apat nating tanong. Okay, nang sumakay na sila sa bangka. Ayan, also acknowledging Sister Cess from UK. So we thank the Lord for this time that we will be together through this online study. Yun, sabay yung aso ko. Okay, nang sumakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. So meaning to become his disciple, tagasunod. So yun yung purpose eh, bakit gusto niyang sumama, no? Ngunit may layunin pa lang Panginoon, na better plan for this demonyak. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong kaibigan. You go to your friends. That is the reason why pinanatili ng Panginoon ang pinagaling niya, no? Mula doon sa pagkakalukob ng mga demonyo, sabi ng Panginoon, umuwi ka sa iyong mga kaibigan, with your friends. No? On some translation, family, loved ones, or even the community in general, friends and family in particular. So, ganun yung sense nung phrase na ito. So, he will start from his friends and family and eventually to the community and then throughout Decapolis. So, it's a place of 10 cities, no? So, predominantly Gentile. Ayan po yung makikita natin dyan. Umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo. No? Ginawa ng Panginoon para sa kanya at kung paanong kinaawaan kanya. That how he received mercy from God. So I think this is gospel message, no? So it's very clear that the Lord intends him to become a gospel witness to his family and friends, to his community, and eventually to the Decapolis. No, kaya nga sa verse 20, makita natin, at ang lalaki ay lumisan at nagsimula. So there's this progress. No? Nagkaroon siya ng progress na perhaps he has planned systematically on how to witness for the Lord Jesus Christ. No? Sinimulan niya sa kanyang friends and family. Just like yung mga translations na nakita natin dito, na may iba-iba yung angulo. Some may say it's friends, no? Tama rin yun. Loved ones, family, and then the community. Yeah. So, he had been systematically
have plan on how to witness. Okay, kasi ang sinabi ng verse 20, at ang lalaki ay lumisan. So meaning, na-realize niya yung mas dakilang plano ng Panginoon sa kanya. So instead of just joining the Lord on the other side of the lake or the Sea of Galilee, the Lord has intended him to do a better task of being a gospel witness throughout the capital. At yan po ang nangyari. No? Without hesitation, this demoniac realized this at siya ay nagsimulang magpahayag. Nagsimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya. At namangha ang lahat. So this could be the reason. No? Yan naman talagang reaction. Whenever the gospel is preached, the gospel is shared, or being witnessed to, nakikita natin yung pagkamangha. Perhaps, ang pagkamanghang ito ay magdudulot ng pagkakaroon ng pananampalataya sa mga tagapakinig. O, ito'y magpapatuloy na magpatigas ng kanilang puso. At ito'y magdudulot sa kanila ng pagtanggi sa Panginoon. So, dalawang bagay lang yan. No? There could be no neutral answer to the gospel call. Whether you believe on the Lord, trust in Him, and repent of your sin, or you reject Him. So may point sa buhay natin na tayo ay nanampalataya sa Panginoon. At tayo ay nanampalataya, nagsisi ng ating kasalanan. Yung pagkamangha dito, that's a good sign that the people is listening to Him. Yung pagkamangha. Pero hindi, maaaring hindi lahat ay nanampalataya. But it's a good sign, it's a good initial point for this fellow na binago ng Panginoon, no? Na siya'y nakatanggap ng kahabagan ng Panginoon. Yan naman ang mahalaga sa isang tao. Makatanggap siya ng kahabagan. Hindi lamang ng kagalingan, no? But also yung kahabagan. At doon naman sa nangyari sa babae, siya naman ay kinilala ng Panginoon yung pananampalataya. No, meaning, it's the Lord that recognized the faith of that woman who has issue of blood. So nakikita natin yung component ng mercy and grace on the gospel. That we receive mercy and grace. And that we are to respond in faith and repentance. Tayo manampalataya sa Panginoon at magsisi ng ating kasalanan. Yan po ang dapat nating makita dito. At ginawa ito ng demoniac of Gadarene or Gerasene. Yan po ang sagot natin dyan. No? Meron palang mas dakilang plano ang Panginoon na siya ay magiging saksi para sa Panginoon. So, sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan, sa komunidad, at sa buong eventually across the Decapolis, that is a 10-city Gentile community. Okay? So, yan po ang makikita natin dyan. Okay. Number 5, anong ibig sabihin ng kapangyarihang lumabas? Ito'y patungkol doon sa doon sa may issue of blood. Actually, nahati itong kay Jairo. Ang panimula ay kay Jairo. Okay, basahin natin yung verse 25 as we recall back. By the way, ito po yung reflection question sa dulo ng bawat komentaryo per chapter. So we're just reflecting, we're just looking back on the chapters. Tapos na po tayo technically 2 days ago. We're done with Mark chapter 5. However, as part of the discussion or commentary discussion, so meron po si Dr. Bob, the author of the original English publication nito, ay naglalagay ng mga discussion question. Ang purpose talaga nito, if you will use this for small group study, magiging guide questions po ito doon sa atin. Kaya may discussion question. Okay?
So, yan po yan. Basahin po natin sa verse 25. Okay. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at tubang mahirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Tignan ko nga itong, kasi may mga contention and commentaries on verse 27. Titingnan ko lang po yung ibang mga salin dito, if you may allow me. No? Yun lang, na-stuck na yung ano ko. Okay, I need to highlight. ESV, he have heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Okay, so that's ESV. King James, when she had heard Jesus, came in, pressed behind, and touched his garment. So I think it's consistent, even in King James, New American Standard Bible. After hearing about Jesus, she came up in the crowd behind and touched his cloak. And New English Translation, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. So wala naman, when she heard about Jesus, she came up behind him and crowd and touched his cloak. So, that's NIV. Okay. Ito pa, New Jerusalem Bible. She had heard about Jesus and she came up through the crowd and touched. So, halos pare-pareho naman pala sila. Now, ang issue kasi dito sa interpretation, the manner how he touched the Lord, whether that be really touching in terms of God, the Lord had not noticed it, or literally touched the cloak by, kumbaga, talagang yung hinila niya. No? So, but this is beside the point, no, for me, no? Kasi may narinig akong preacher na talagang kino-contest yung traditional view na tinatch, no? But it's part of the exegetical study, perhaps, no? So, pero sa akin naman, whether the lady touched him lightly or touched to the extent that he could stretch the cloak of the Lord, no? So, I think that's beside the point. Kasi ang naramdaman naman ng Panginoon, hindi yung physical touch, eh, but the virtue that comes out of him. Okay? Kasi nga, dahil maraming tao, perhaps, marami din sa kanyang humahawak. Okay? So, nakita niyo yung situation. Kumbaga, dumating yung K-pop idol. Ito, halimbawa lang, no? Talagang nagdumugan yung mga tao. Okay? Nagdumugan yung mga tao. At di mo na malaman kung sino yung humipo sa'yo. Kahit na it's a noticeable touch. No? Not really just a light touch. No? So, I think it's beside the point, but that could be further studied exegetically. No? Ang point dito, naramdaman ng Panginoon that there's power or virtue that's coming out, and that becomes effectual to the recipient, which in this case, the woman. Yun po siguro yung mas mahalagang makita natin, rather than just looking on the manner of touching of the lady, which for me, so that beside the point, whether he touched lightly or talagang in-stretch, talagang hinila niya, no? Pwede natin namang ma-study yan, yung root word ng salitang yan. Ito nga, may Greek ako dito eh, pero tingnan natin. Kasi may narinig lang akong preacher na hindi daw lightly yun eh. No, pero that's beside the point. Regardless, whether it's really a noticeable touch or just a light touch from the garment of the Lord, siguro ang magiging key dyan yung mismong meaning nitong touch na to.
Hindi ko lang mapakita guys yung mga yung sinasabi kong mga Greek concordance natin. That's Greek 680. I cannot see it here. So yan, makikita ang isang mangangaral, tinitingnan to lalo na kapag may mga mas detailed interpretation siyang tinitingnan. Ayan, these are the from the original Greek. These are Strong's concordance, or some may use other lexicons or Greek lexicon. Okay? So nagpapop lang sa akin 'yon. Pero ang point dito, itong reaction ng Panginoon. No? Regardless whether it's just a soap or a noticeable touch sa kanyang damit. No? Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. No? Kasi on his mindset, he will make the rabbi, the Lord, ceremonially unclean if he will touch his garment. Yun yung nagpapapigil sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, ito na yung huling pagkakataon para sa babaeng ito na perhaps makita ang Panginoon at mapagaling, no? No, hindi na siya naging balintuyot. Hindi na siya nagpa-delay, no? At sinigawa niya ang kanyang plano. No, yun nga, iniisip niya pa lang kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. So in a sense, meron na siyang cognitive, no, part of the faith, na meron na siyang pag-asa na inaasam sa Panginoon. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo on the moment that he has touched, no. So yung talagang damit, wala namang kapangyarihan yung damit eh, kung tutusin, no? Hindi sa damit yan, sa Panginoon. At talastas ng Panginoon yun. Sabi ko nga sa inyo, omniscient ang Panginoon. Panginoon, even in his humanity, no, kahit sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu, nandun pa rin po yan. At, ayan, nakita natin, naramdaman ang sa kanyang katawan na nanggaling, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling siya sa karamihan. Yan. Hindi talaga yung touch, no? Mali yung, kasi minsan sa Sunday school, hinipo ang Panginoon kaya gumaling. Ibig sabihin, through the garment, ibig sabihin, may power yung garment. No. The Lord Jesus Christ. And the Lord knows prior, even prior to the action of the woman, because he's omniscient. At ito yung means na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon upang siya'y mapagaling. Pwede naman siyang gumawa ng ibang paraan eh. No? Katulad ng ibang mga pinapagaling ng Panginoon, yung mga ketongin o yung mga ibang mga bulag na talaga tumatawag siya. Tinatawag siya na anak ni David, they're shouting. No? So that could be a way, or perhaps yung ginawa ng mga apat na magkakaibigan na nandidala yung kanilang may sakit na kaibigan, no, maraming paraan para malapit sa Panginoon. Pero ito yung napiling means na kung saan siya ipapagalingin. Dahil nga, siyempre, yung societal impact ng kanyang karamdaman, no, and technically, okay, so tayo po ay yung connection issue talaga, oh. Meron nga lang akong pangmalaking plano, no? So kasi yung Globe hindi pa yung yung request for increase of bandwidth, hindi pa niya ginagawa. Actually, we have given the letter October, no?
binalikan to. Wala silang ano eh. Siguro gusto nila new application rather than just an upgrade from an existing copper to fiber connection, no? So mas gusto nila yung new applicant rather than upgrade from previous. Kasi October pa yung letter, hindi nila inactionan. I'm trying to request for a 30 megabits per second with our existing 10 megabits or less pa nga. So talagang, ayun. So I don't know with group. Natitrigger na nga akong tawagan yung isa kong kasamahan na PECE dun sa Globe, eh, na senior director, one of the senior director of Globe Telecom. So, pag within this month, wala pa silang sagot sa request ko, baka i-PM ko na yung aking katoto doon sa ano, sa Globe. Okay, so, ayan po. Kaya po, minsan napipris po ako mga kapatid dahil sa connection issue. Po natin. Ayan, pagkabatid ay lumabas, no? So, hindi dun sa damit, mga kapatid, no? Kaya, ano lang yan, physical manifestation. Kaya nga, nagtanong ang Panginoon, sino ang humipon sa aking damit? Hindi niya tinanong, sino yung tumanggap ng kapangyarihan ko? Kasi, does not make sense, eh. Yun kasi yung means na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, na hipuin ang damit, at through this, no? Tapos ginawa niya ito sa pananampalataya and later on, in-acknowledge siya ng Panginoon, ay gagaling. But a physical expression of this is yung touching of the cloak or the garment of the Lord. Kaya tinanong niya, sino ang humipo sa akin? Kasi yun yung physical expression nung spiritual sense, nung plano ng babae. No? Yun yung pinagkaloob sa kanya na means ng Panginoon. Actually, pwede naman, sabi ko nga sa inyo, maraming means para mag-request sa Panginoon. O pwede silang sumigaw, katulad ng ibang mga pinagaling ng Panginoon, yung, son of David, no? May mga ganong cases, no? I think mga bulag yata yun. O yung mga ketongin, no? May mga iba't ibang klase ng paraan na para sila makalapit. Pero ito na yung pinaka-appropriate na means dahil sa crowd, no? Na napakadami. Unnoticeable, hindi manonotice yung paghipo niya. Ayan po. Tama po, Sister Cess, na wala pong duda kasi nandun yung pananampalataya niya sa Panginoon. Na later on, in-acknowledge naman ng Panginoon yun. Yung pananampalataya na yun. So, walang duda. Dapat, if we are trusting the Lord, there'll be no doubt at all. Or fear. Yan, yun yung mga kontra sa pananampalataya eh. Whether you doubt the Lord or fear, because yun nga, you're lacking faith. So yun yung mga opposition sa ating pananampalataya. So yan po. So ito yung kapangyarihan o yung visa ng healing mercies ng Panginoon o yung healing grace ng Panginoon as manifested doon sa paghipo ng babae sa Panginoon. Pero ang Panginoon talaga nagpagaling noon, yung healing mercies ng Panginoon, yung healing grace niya doon sa babae. Which is manifested on the touching of the garment. Hindi naman talaga yung garment yung nagpagaling. It's the Lord. So yun po ang makikita nating reflection dyan. Kaya nga dito, marirealize natin yung mga means ng Panginoon sa pagpapagaling. No? Maaari siyang gumamit ng mga gamot as the means of healing. Mga, yun nga pong, another means could be the doctor, the wisdom of the doctor, or perhaps the healing properties of the body could be used also. Then of course, we will not deny that the Lord could still miraculously heal. Ang may karamdaman, lalo na kung kapag it's beyond science, it's beyond the explanation of science, then we could
day that this is indeed a supernatural healing. Kasi ang Panginoon normally could express now as of our time in terms of providence, He could heal. No, in terms of the medicine, the effect of the medicine or the vaccine perhaps. Secondarily, the wisdom of the doctor. No? Thirdly, the healing properties of the body itself. So marami pang providence na pinagkakalob ang Panginoon. Whether that be a miracle or providence does not matter because the source is the Lord. Minsan palaging umaasa tayo sa himala. Huwag tayong umasa sa himala, umasa tayo sa Panginoon. Magkaiba po 'yan. Kasi ang Panginoon pwede magpadala ng biyaya sa pamamagitan ng providensya, not necessarily in miracles or supernatural acts like healing the sick supernaturally. So normally, pinapadala niya ito through providence, no? Ang pagpapagaling niya. But for this case, definitely, this is a supernatural healing of this lady who has issue of blood for 12 years. No? Even the science cannot explain that, and the medicine, modern medicine that time, the time na sa pangyayaring iyan, ay hindi siya mapagaling. Masasabi natin na this is indeed a supernatural healing from the Lord. Okay? So, yung power niya, hindi talaga yung nagsali ng power, but this is more of the healing mercies of grace. Healing mercies of the Lord is healing mercies that was being effectual to that woman. Okay. So, briefly, number 6 na tayo. So, sana matapos na natin itong discussion question para tomorrow, we will start on Mark chapter 6. Okay? So, yan po yan. Marami tayong pwedeng maging reflection sa tanong na yan. So, hindi talaga yan yung para nakikita natin na vapor ng ating evaporator or ating air purifier na may lumalabas na usok at papunta sa'yo. Hindi ganun po yung illustration doon. It's actually the healing mercies and grace of the Lord to that woman. Na sense ng Panginoon yun. Na naging mabisa ito. Dahil may pananampalataya yung babae sa Panginoon. Okay? Meron siyang pananampalataya. Kasi kung wala, the Lord may not recognize it. Ito'y hindi magdudulot ng kagalingan sa Kanya. But the Lord, since the Lord recognized his faith, no? Her faith, no? Talaga nga naman na ginamit ng Panginoon itong means upang siya'y mapagaling. Ayan, kaya nga nung verse 33, ngunit ang babae palibasay nalilaman ang nangyari sa kanya ay lumapit at natatakot nanginginig. Nagpatira pa sa harap niya at sinabi niya ang buong katotohanan. Verse 34, napakaganda nitong verse na to para dun sa babae. Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Pinagaling, it's an aorist verb meaning there's a completion in the past that has an effect in the present. So, yan po yung sense ng verb na yan. Umalis kang mapayapa. So, meaning, taglayin mo ang kapayapaan ng Panginoon. So, hindi lang siya napagaling, no? Tinaglayin niya pa ang kapayapaan ni Kristo. Okay? At gumaling sa sakit mo. Ibig sabihin, he will be continually be healed on her lifetime. Ayan. So, yan po ang sense nun. So, bakit tinawag ni Jesus, no, na natutulog ang patay? It's just an Old Testament euphemism, meaning ito'y paglalarawan sa mga namatay bilang natutulog. Dahil eventually, there would be a resurrection. This concept of resurrection afterwards, na kung saan sila'y babangunin. Ito'y isang paglalarawan lamang. Hindi ito literal correspondence na kung saan yung isang patay ay natutulog nga. O maaari namang mali yung haka-haka na namatay na, natutulog lang talaga.
No, kasi nga, nung dumating sila, mga kapatid ay nag-iiyakan na. Ibig sabihin, they're already preparing for the funeral of this daughter. Preparation na yon in a Jewish sense. It's a preparation for them for the funeral of the lady because he already died. No? At alam nyo yun. Alam nyo ng mga tao. Kaya nga nag-iyakan na sila eh. No? So, siguro matagal nang umiiyak, no, prior to the coming of the Lord and His disciples, that the inner circle and the mother, father. So, ito itang isang paglalarawan o euphemism na tinatawag na kung saan natutulog dahil there's this Old Testament sense that there will be a resurrection. So, yun nga lang, hindi pa lubos yung pagkaunawa ng lumang tipan doon dahil wala pang Panginoon. Nang dumating ang Panginoon, siyang naging kalubusan ng muling pagkabuhay dahil siya ang panganay sa pagkabuhay ng resurrection. And then, since he was risen from the dead, all of us ay parang natutulog lang at babangunin sa huling araw. Yan. So, pero hindi ito literal na talagang may iwan tayo sa hukay o sa cemetery. Hindi po. At kung ikaw ay Kristiyano, pagkamatay mo, nasa Panginoon ka. You will be in Christ. Just like that one of the criminals behind the Lord at the cross. Yun ang pangako sa kanyang Panginoon. No? Sa araw na ito, isasama kita sa paraiso. Ganun din ang mangyayari sa Kristiyano. Eh, brother Ed, ano yung bubuhayin? Ano yung babangunin? Ang babangunin, yung ating katawan na dating nabulok na, ito ay gagawing maluwalhating katawan. Or what we call the glorified body. Yan ang babangon. And we will receive our glorified body. Okay? Dahil yung ating spiritual component, yung soul spirit natin, nasa Panginoon eh. Kapiling na ng Panginoon yan at the moment of our dying, if you are in Christ. But of course, if you are not in Christ, definitely, it's not heaven, it's hell. No? Katulad ng nangyari doon sa mayaman versus Lazaro. No, but anyway, so yun po yan, yung natutulog, it's just a euphemism. Ito yung paglalarawang kataga na hango sa lumang tipan dahil sa pag-asang babangon in a sense of the resurrection or the coming of the Lord that we will receive our glorified body. So, ayan po yung sense niyan. Okay? Kaya nga nung dahil ang Panginoon ang muling pagkabuhay, no? Kaya nagtawanan sila nung hindi pa type. In a way, yung sense nito, nais niya rin i-comfort yung mga lalo na yung kamag-anak ng babae. Hindi patay. So, tingnan nga natin yung talata. Itong pakiusap ng Panginoon, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. See? Kay Jairo. At hindi niya ipinahintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Okay. Nang makarating sa bahay ng pinuno, nakita niyang nagkakagulo na. Ayan, they're preparing, nagtatangis, malakas na iyakan. It's already a preparation for the funeral. Bakit kayo Bakit kayo nagkakagulo? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang. No, yung kasi nga mayroon sense na babangunin niya yung bata. May sense na bubuhayin niya yung bata. Kaya natutulog lang. Okay? So, yun po yung sense niyan. Pero eventually, just like other people, mamamatay din tong batang ito sooner or later. No? Ang bakit binuhay ng Panginoon, sa layunin ng gospel. Because he's already showing to them that he's the Lord of the resurrection. There would be a resurrection. This ultimate resurrection which was have done on the cross of Calvary. On the third day, he was resurrected. He was raised from the dead. Siya'y muling nabuhay. No, yun yung mga pagpapauna in relation to the gospel message that the Lord
had been preaching throughout Galilee. Nagpapauna ito na hindi lamang siya nagpapagaling ng sakit, hindi lamang siya nagpapalayas ng demonyo, hindi lamang siya nagkumakalma ng unos o bagyo, siya din ay bumubuhay ng patay. Yan po yan. No, kaya yung paglalarawan niya, parang natutulog lang ang bata kasi nga, gigisingin niya. No? So yun po yan. Euphemism po ang tawag yan. Pwede niyong i-google. Euphemism. Okay, bakit ninanais ni Jesus na manatiling lihim? Sapagkat hindi pa lubos ang gospel message. No? And this is primarily Jewish. So, unlike the demonic of gathering, it's primarily Gentile. So, nagkaroon ng Gentile witness doon sa Decapolis. However, for this case, ay hindi pa nalulubos. Kasi magkakaroon ng misinterpretation patungkol sa kanya. Maaring siyang kilalanin lang bilang manggagamot, bilang miracle worker, no, bilang guro, but not necessarily Messiah, Savior from the Lord. So, he don't want to be misrepresented by the news that will be roaming around across this place of Jairus. No? That is, this is primarily Jewish because of the existence of synagogue. Na magiging mali o kapos yung pagkakilala niya sa Panginoon bilang isang guro, bilang isang miracle worker, no? Yun lamang bilang ano pa man na mas mababa sa Panginoon at Mesiyas at tagapagligtas. So yan yung kasing tendency kapag nalaman ito, pumutok yung balitang ito na nagpabango ng patay ang Panginoon. Ikilalanin siya bilang isang miracle worker, not necessarily a savior, a messiah. Okay? So yan po yan mga kapatid, yung implication yan. Kaya pinagbawal muna ng Panginoon. Unlike doon sa demonyak, it's a gentle witness. Perhaps first time to be heard on the soil of those Gentile during the time of the Lord, no? Itong matapat na alagad na ito ang siyang nagpamalita ng gospel doon. Kaya nga lahat ay namangha. Namangha in the sense na first time mong mabalitaan ito. No? Kasi hindi ka naman mamamangha kung alam mo na yung babalita ng mensahero. Eh. No, it should be an initial response. Meaning, most of the hearers are first time listeners of the gospel. But for the Jewish, they know that they will be coming Messiah. But they are not attributing it to the Lord Himself. At magkakaroon ng premature identification of Christ kapag napamalita na maaring sabihin lang na si Kristo ay manggagamot, si Kristo ay tagagawa ng himala, o maaring si Kristo ay magaling na guro. Ganun lang. At hindi bilang mesyas na isinugo ni Yahweh. Okay? So yan po ang implication niyan. Bakit may isang panloob na pangkat? Actually, ang practical sense nito, wala naman talagang special eh sa mga groupings na yan, yung tatluhan. I think it's more practical, no? In some rotational sense, that the apostles would like to go to their home, no? Ginagawa ng Panginoon per three, tatlo, yung mga pangkat, no? For practical sense. Not necessarily for special level of apostleship. No. In fact, isang case study dito, yung maagang pagkamatay ni Santiago. Okay? So, he's part of the inner circle, but he died during the early ministries of the church. During si Herodes pa nga yata yung nagpatay kay James, no? During the early expansion of the church, no? So hindi special talaga, no? Kumbaga, I would say tinitingnan ko dito yung practicality ng rotational, yung grouping them into threes and then have some rotations on practical matters that the Lord is assigning to them. Perhaps they will go
back to their respective homes for a while. Then yung grupo, ibang grupo naman isasama ng Panginoon. So it's more of a practical means for the Lord to group these disciples or apostles into three. At nagkataon lang sa talang ito, naisama niya si yung tatlo, si Pedro, Juan at Santiago. Pero special category, so hindi ko na masasabing special, no? Or angat sa tatlo, maaaring sa paningin ng iba, pero sa Panginoon hindi. So this is more of a practical sense of grouping these people. Kasi nga si Santiago, kung special, oh, maaga siya na kinuha ng Panginoon. Special. Peter, so biyaya ng Panginoon, no? So, ayan. Through Peter, nagkaroon tayo ng Markan account of the gospel. Because Mark is related to Peter. Then, of course, John has his gospel letters in the book of Revelation. So, isa sa mga matatanda ng in the closing of the first century, nakita natin ang witness ni John, even in the church of Ephesus. Okay? But James, hindi siya yung writer ng James, mga kapatid. Ang writer ng James ay yung half-brother ng Panginoon na eventually that had been converted after the resurrection. So most of the half-brothers of the Lord had been converted in the post-resurrection, not during the earthly ministry of the Lord Jesus. Kaya po yung James dyan, hindi po yung James na original of the 12. The James that is the half-brother of the Lord. Okay? Okay, salamat sa Panginoon at tayo po'y natapos na. Praise the Lord for... So, bukas ay dadako na tayo sa Mark chapter 6. We'll be looking into the outline first o yung mga talataan, mga bahagi ng talataan ng mga makabagong salin. Titingnan natin yan. Yung pagkakabahabahagi ng mga talataang ito. No? So, ayan. So, paglakan. Marami pang mga himalang ginawa ang Panginoon dito. So, this could be a long discussion. We have 56 verses. Ayan. So, yan pong tatalakayin natin. And then, a sort of introduction. Ipapakita ko na rin po sa inyo. Ayan. Meron tayong mga konteksto. Agapay sa sinoptikong ebanghelyo. So, ito yung mga parallel passages on the synoptic gospel na tinalakay din ni Dr. Okay? So, yan po ang ating tatalakayin by tomorrow. So, salamat sa Panginoon sa panibagong kabanatang ito ng ating pagsasaluhan bilang devotion. Okay? Salamat pong muli sa bawat. Okay, acknowledging again our online viewers. No? Pastor Lem with Team CBC. So, we thank the Lord for that. Sir Bobby is with us. Sister Gina is with us. Sister Cess from UK is with us. Brother Nelson from QC is with us. So, Brad, we thank the Lord for you. And other brothers and sisters that may not tune in, perhaps in some cases, they would replay our broadcast. So, okay lang po yan, mga kapatid. So, kung kailan po kayo available, yan nga po yung kagandahan ng platform na ito na pwede natin siyang i-replay ulit-ulitin o balik-balikan. So, yan po. Okay, so it's almost time for me. Dahil si Edwin naman ang gagamit ng bandwidth, no? For his online class around 8 o'clock. So, I thank the Lord for you, mga kapatid, CBC families and friends, even our friends from other local churches, and friends from the academy, workplace, and school, and other friends that have been tuned in on our broadcast. I thank you for the first 5 chapters. We will be embarking in more chapters. We'll be starting on Mark chapter 6 coming tomorrow. But tomorrow I'll be earlier because I have classes at Bethany online. Okay, so mas maaga po ang aking broadcast, perhaps 6:15 or 6:30, Lord willing, bukas. Okay, salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Magkita-kita po tayo mamaya sa ating prayer gathering to be led by Pastor Lem. Tama po si Sir Cess yung inyong comment. As followers of Christ, we should continue at tayo po'y magpatuloy na manalig at sumunod sa kanyang salita.
worship Him in spirit and in truth. Tama po yung reflection na iyan. In fact, yan po dapat yung makikitang elemento sa ating pagsamba. Ang banal na spirito na nanahan sa atin at namamatnubay sa atin at sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, yan po ang sentro ng ating pagsamba. Okay? So, we thank the Lord for this. Let's close in a word of prayer. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this time. Bless your people. And we thank you, Lord, because we already have done in our devotion for the first 5 chapters. And we'll be starting a new one, Mark chapter 6, by tomorrow. I pray, Lord, that you will continually guide your people, bless us, prepare us, Lord, for our prayer gathering tonight. That you may be worshipped continually in spirit and in truth by our brothers and sisters in Christ at CBC and other local churches and also some of our friends. We thank you, Lord, for this day. Bless your people, Lord, for those who have been participating in our morning devotion. It's our prayer in Christ's name. Amen. Okay, maraming pong salamat mga kapatid at magkita-kita muli tayo bukas para po sa ating panimula ng bagong kabanata, which is Mark chapter 3. God bless us.